Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na 2 taon na. Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating mga channel, kay Marlinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dailin Ido, Lilibit Tumagi, Tita Jean Keferes, at sa pag-renew ni Idol Lynn Caligdong Vlog, maraming salamat idol. Sa mga bago natin na pamilya, kay Turin at Fior Friends, Almalin Fonseca, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber. Welcome at maraming salamat din sa mga bago natin na member. Shoutout kay Sheila Budino, Tadasi Barua at kay Tart Tart. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol at mabuhay po kayong lahat. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad nang humanda ang 4 na mga sundalo para harapin ang mga ito. Samantalang ang 4 naman, isa lamang ang kanilang pakay. Wasakin agad ang mga ribulto. Nang umatake na ang mga nilalang sa kanila, mabilis naman ang naging tugon ng 4 na mga sundalo para protektahan ang 4 nilang kasamahan, kasama na itong si Sarhinto Buban. Agad nilang inaatake ang mga nilalang ng mga abukaw at hinarangan ang mga ito. Nagkakaroon na din ng bakbakan doon sa loob ng kuibang iyon. 4 na mga antingirong mga sundalo laban sa 8 mga nilalang. Masyadong marami na iyon kumpara sa mga sundalo. Ngunit nakakasabay pa rin ang mga ito sa bangis ng mga abukaw. Nagawa naman ng grupo nila ni Sarhinto Buban na makalusot doon sa mga nilalang at makapasok sa kalublooban ng kuibang iyon. Agad na hinahanap nila ang silid na kinaroroonan ng mga ribulto. At makalipas lamang din ang ilang mga sandali, nakita na nila iyon doon sa pintuan na bato na may mga nakasulat doon na mga sinaunang salita. Ngunit alam na nitong si Sarhinto Buban kung paano buksan ang nasabing pinto. Agad na gumagawa ng usal at ritual ang mga ito. Nang magliliwanag na ang mga nakasulat na litra, wika nitong si Sarhinto Buban sa kanyang mga kasamahan. Bingo! Nagawa natin! Ngayon, matatapos na din ang mga nilalang na ito. Sana lamang sumalangit na ang mga kaluluwa ng ating mga kasamahang sundalo. Ngunit bago patuloyan na mabuksan ang pintuan ng silid, biglang nasipat nila sa kanilang likuran ang 4 na mga abukaw na galit nang makita ang kanilang ginagawa. 4 na mga nilalang na abukaw na nakasuot ng kasuotan bilang minero at ang isa sa mga ito nakasuot ng kasuotan bilang sundalo. Agad silang dinaluhong ng mga ito at inatake. Ngunit kalaunan ng kanilang labanan, nakikilala nitong si Sarhinto Buban ang isang nakasuot ng uniforming sundalo. Kahit na nagsisimulang maagnas na ang mukha nito, sa malapitan agad niyang nabasa ang nakasulat doon sa kwintas. Ang sundalong ito ang kanyang matalik na kaibigan noong hindi pa ito tinamaan ng sumpa. Ngunit gayon paman, batid nitong si Sarhinto Buban na matagal nang patay ang kanyang kaibigan at mga espiritong abukaw na lamang ang naninirahan sa katawan nito. Kaya ang ginawa ng sundalo, agad na inatake niya ito hanggang sa mapugutan niya ito ng ulo. Pagkatumba nito doon sa batuhan, tanging nasambit na lamang ng sarhinto. Magpahinga ka na ng tuluyan, buddy. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Alam kasi nitong si Sarhinto Buban na sa pagkawala ng mga katawan ng masundalong ito, maaring matatahimik na din ang kanilang kaluluwa. Napatay na din ng 3 mga kasamahan nitong si Sarhinto Buban ang 3 pa doon sa mga nilalang. Ngunit ang isa nilang kasama, mayroong malubhang tama sa kanyang katawan. Napamura din ang sundalo at agad na inutusan ang isa nitong tauhan
na gamutin ang natamong sugat ng kanyang kasama at maiiwan muna ang mga ito doon sa labas ng silid na iyon. Sila ang magbabantay samantalang sinasarinto buba naman ang papasok doon sa loob ng silid at gagawa ng tuluyan sa kanilang misyon. Habang nagaganap naman ang mga ito doon sa kalubdooban ng kuiba, umaatikabong bakbaka na din ang nagaganap doon sa labas. Kahit na napapatay ng sunod-sunod ng grupo ng pamilyang mga ngatay ang mga abukaw, nagagawa pa rin ang mga ito na makapitas sa kanila. Doon sa grupo nila ni Andong, dalawa na sa kanyang mga tauhan ang napatay ng mga abukaw at may ilan naman ang nasusugatan. Samantalang isa naman sa miyembro ng grupong Batosay ang kamuntikan na mapuruhan ng mga nilalang. May ilang sugat na din na natamo ang pamilya ng mga ngatay, ngunit napakabangis pa rin na umatake ang mga ito doon sa mga kalabang nilalang. Maliwanag na din ang buong paligid, dala ng nagliliyab na kasi ang buong kapaligiran dahil sa ginawa ng mga tauhan nitong si Andong. Wika nitong si Andong doon sa grupong Batosay. Kakaiba ang bangis ng mga nilalang na ito, Master Galo. Kapag matatagalan pa ang grupong Death Squad sa kanilang misyon, maaring marami pa sa atin ang mapipitas ng mga halimaw na ito. Ang sagot naman nitong si Master Galo. Tama ka, Ginoong Andong. Sana magawa na nila ang kanilang misyon. Doon naman sa loob ng kuiba, nagpapatuloy naman ang bakbakan ng mga sundalo laban ang walong mga nilalang. Sina Sarhinto Buban, nagawa na ng tuluyan ng mga ito na mabuksan ang pintuan na bato. Ngunit bago pa sila makapasok, biglang sumalubong sa kanila ang tatlong mga nilalang na nakabantay doon sa loob ng silid na iyon. Nakasuot din ang mga ito ng uniforming sundalo, kaya alam nitong si Sarhinto Buban na mga kasamahan nila ang mga ito noon. Ngunit hindi na inalintana ng mga sundalo ang pagtapos sa mga nilalang na mga abukaw. Ngunit hindi pa rin iyon madali. Mas mababangis ang tatlong iyon kumpara doon sa mga nakakalaban ng grupo ng mga mangangatay doon sa labas ng kuiba. Kaya napilitan itong si Sarhinto Buban na gamitin na ang kanyang mga kakayahan. Umabot din ng ilang mga minuto ang kanilang bakbagan bago napapatumba ng mga sundalo ang tatlong mga bantay sa silid na iyon. Basag ang mga ulo ng mga ito, sanhi ng mga pagtaga nila ni Sarhinto Buban. Malubha naman ang sugat ng isa niyang kasama, kaya wika ng pinuno ng mga sundalo. Dito mo lamang ako hintayin, Castro. Gamutin mo na din ang sugat mo. Gagawin ko na ang ating misyon. Samantalang tuluyan na napatay din ng apat na mga sundalo ang nakakaharap nilang walong mga abukaw doon sa mga batuhan. Ngunit hindi nga lamang sinuswerte ang dalawa nilang kasama dahil kasama ito doon sa mga namatay. Malalakas man ang mga sundalo, ngunit hindi din matatawaran ang lakas at bangis ng mga abukaw. Ilang sandali, doon naman sa labas ng kuiba, kinakabahan na itong si Andong dahil tatlo pa sa kanyang mga kasamahan at mga tauhan ang namatay at kinatay ng mga nilalang na mga abukaw. Mas lalong nagagalit ang mga ito sa kanilang ginagawa at walang pakialam kung mamatay man. Sugod ng sugod na lamang ang mga abukaw na nagiging dahilan para mapapatras ang grupo nila ni Andong. Napilitan ang grupong Batosay na harapin ang mga ito na nagiging dahilan din para mamatay din ang isa nilang kasama, bukod sa mayroong malubhang tama din ang isa pa nilang membro. Ginagawa naman ang lahat ng grupo ng mga pamilyang mga ngatay. Marami na ang napapatay ang mga ito, ngunit sadyang marami lamang talaga ang bilang ng manilang na abukaw. Ngunit makalipas pa ang ilang mga minuto, nakita nilang napatigil ang mga ito sa kanilang mga pagkilos. Napalingon ang lahat ng mga nilalang doon sa loob ng kuiba sa unahan. Pagkatapos, nakakarinig sila ng kakaibang palahaw na sobrang nakakapangilabot na parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Wika nitong si Maki. Magaling, Sarhinto Buban. Matatapos na din ang mga nilalang na ito ngayon. Samantalang sina Andong
Nagtataka din ang kanilang grupo kung bakit tumigil na sa pag-atake sa kanila ang mga nilalang, at nakita nilang napanganga lamang ang kanilang mga bibig habang patuloy na nakatitig pa rin doon sa kuweba sa unahan. Nagsiksika na din ang mga ito dahil sa kanilang nararamdaman na kakaibang takot sa palahaw na boses na kanilang naririnig. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang nagsisigawan ang mga abukaw na parang nakakaramdam ang mga ito ng sobrang sakit na hindi mawari. At pagkatapos, unti-unting napapaluhod ang mga ito sa lupa at nakita nilang naagnas na ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, itinangay naman ng hangin, kaya agad na naglaho na din ang mga ito. Tuluyang nabura ang mga ito doon sa lugar. Itong si Andong, nahimasmasan ito sa kanyang nararamdaman na takot. Batid na kasi ng mga ito na natapos na ang kanilang misyon at nagawa na ng mga sundalo ang pagdurog doon sa mga ribulto na nandoon sa loob ng kuweba. Ilang sandali, wika nitong si Maki. Ginong Andong, mas nakakabuting doon na natin hintayin ang grupo ng Death Squad sa bunganga ng kuweba. Sana lamang walang nangyayaring masama sa kanila. Mabilis ang kanilang mga paglalakad papunta doon sa bunganga ng kuweba, at naabutan nila doon ang apat na mga sundalo na siyang nagbabantay sa pasukan. Makalipas ang ilang mga minuto, lumabas na ng tuluyan galing sa kalubluuban ng kuweba ang grupo nila ni Sarhinto Buban. Akay-akay ng mga ito ang tatlong mga sugatan. Ngunit napapansin nilang anim na lamang ang mga lumalabas galing doon sa loob. Kaya agad natanong nitong si Andong sa pinuno ng grupong Death Squad. Sarhinto Buban, nasaan na ang dalawa pa ninyong kasama? Sagot ng Sarhinto habang tumitig ng matalim sa kanila. Wala na ang dalawa namin nakasama. Binubuwis ng dalawa ang kanilang buhay para sa ating misyon. Kaya sa tingin ko, nararapat lamang sa aming grupo ang karagdagang bayad. Tama ba ako, Ginoong Andong? Agad naman na sinang-ayunan iyon nitong si Andong. Batid niyang matutuwa ang kanyang ama ng sobra sa kanilang tagumpay, at batid niyang hindi pwedeng hindian ang sinasabi at hinihiling nitong si Sarhinto Buban. Baka sila pa ang balikan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nang mapagtanto nilang tuluyan na nilang nawasak ang lumang minahan, nagpasya na ang mga ito na bumalik na doon sa lugar ng burong. Sa kabuuhan, anim ang namatay lahat sa panig ng grupong Batusay at dalawa naman doon sa grupong Death Squad. Samantalang mahigit sa 30 mga tauhan naman nitong si Andong ang nalalagas. Ngunit parang nabunutan na din ng tinik ang grupo nila ni Andong. Sa wakas, natapos na din ang kanilang kinakaharap na problema tungkol doon sa mga nilalang na iyon. Ang isusunod na naman nila ay ang lugar ng burong. Bukas na bukas din, uutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang matandang albularyo na si Tatay Kaloy at ang mga kakampi ng mga ito. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok, nung unang mga minuto, nagtataka ang mga ito kung bakit nanatiling tahimik ang kanilang lugar at wala silang nasisipat na mga nilalang. Ngunit nang makakarinig ang mga ito ng mga malalakas na mga pagsabog at malalakas na mga putok ng baril, agad nilang hinala na maaaring inatake na ng grupo nitong si Andong ang lumang minahan kung saan doon ang tirahan ng mga nilalang na mga abukaw. Pabor naman iyon para sa kanila. Wika pa nga nitong si Tatay Kaloy. Mas mabuti na sila na ang magpapatayan. Sana maubos na ang mga demonyong iyon. Ngunit kinabukasan, maaga pa lamang ang oras sa umagang iyon, agad nang nakakaramdam sina Butchok ng presensya ng mga nilalang. Kaya agad na lumabas ang bata doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy at pinakiramdaman ang buong paligid ng bahay na iyon. Agad naman na naamoy din nitong si Nonoy ang presensya ng mga ito, kaya mabilis na sumunod na din ito kay Butchok doon sa labas. Agad na wika nitong si Nonoy nang makalapit na ito sa kanyang matalik na kaibigan. Buddy,
mukhang kakaiba ang lakas ng kanilang presensya. Maaari kayang ang grupo na ng Batosay ang nasa paligid. Maaari kayang napatay na nila ng tuluyan ang lahat ng mga nilalang doon sa lumang minahan. Sagot naman nitong si Butchok. Maaring ganun nga ang mga nangyayari, buddy. Tama ka. Mukhang kakaiba nga ang lakas ng presensya ng mga nilalang na nasa paligid. Ano kaya ang kanilang kailangan? Hindi ito presensya ng mga abukaw. Humanda ka na, buddy. Kung magpapakita ang mga ito ng pagka-agresibo, huwag na natin patatagalin pa ang kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang mga sandali na natiling nakatayo lamang itong si Butchok at Nonoy at pinakiramdaman ang buong paligid. Hinahagilap din itong si Butchok ang kinaroroonan ngayon ng kanilang mga naramdaman na mga nilalang at sinipat-sipat ng bata ang mga sagingan doon sa unahan at ang mga kakahuyan. Nagtataka din kasi ang batang si Butchok. Nakapaglatag na siya ng malalakas na mga usal. Ngunit sadyang malakas din ang mga ginagawang usal na sa bulag ng mga ito na parang sadyang nagpaparamdam lamang sa kanila ang mga ito. Ngunit itinatago ng mga ito ang kanilang kinaroroonan ngayon. Hinala nila ni Butchok. Parang sinisindak lamang sila ng mga nilalang na nasa paligid. Ngunit lumipas pa ang ilang mga sandali. Matapos ang isa pang ginagawang usal nitong si Butchok, wika nito kay Nonoy. Buddy, alam ko na ang kanilang kinaroroonan ngayon. Humanda ka na. Gugulatin natin ang mga ito. Nandoon ang kanilang grupo sa likod ng mga batuhan na nasa gilid ng sapa. Doon ka sa kabila. Ako naman ang sa kabila para hindi na makakalayo pa ang mga ito sa atin. Agad na inaabisuhan din nitong si Butchok ang mga kasama na sina Tatay Kaloy na hayaan na lamang na sila ang makikipaglaban doon sa mga nilang na nasa paligid dahil sadyang malalakas ang mga ito. Hinala nila na ang grupong Batosay na ang mga ito at inutusan ang mga ito para tapusin na sila katulad ng kanilang ginawa doon sa mga nilalang na mga abukaw. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, sa isang iglap, biglang kumilos na itong si Butchok ng napakabilis. Sumunod na din itong si Nonoy sa kanya. Sa bilis pa nga ng dalawang mga bata, hindi na kayang sundan pa nitong si Tatay Kaloy ang kanyang mga mata ang kilos ng dalawa. Ngunit ang ikinagulat ng matandang albularyo, biglang tumakbo na din ng ubod ng bilis ang batang paslit na si Bono. Biglang nawala na lamang ang paslit sa kanyang tabi. Napamura na lamang itong si Butchok nang mapansin na sumunod na din sa kanila ang kanyang kapatid na si Bono. Sa kabilang banda naman, malaki naman ang kanyang pagtitiwala sa kakayahan nitong si Bono. Sa loob lamang ng limang mga segundo, agad na nakakarating na mga ito doon sa likod ng mga batuhan na nandoon sa tabi ng sapa. Nasa magkabila naman ang pwesto nila ni Butchok at Nonoy doon sa batuhan para siguradong hindi makakawala sa kanila ang mga nilalang na iyon. Samantalang nasa ibabaw naman ng batuhan ang batang si Bono. Naabutan nila doon sa likod ng batuhan ang dalawang mga lalaki na nakangisi habang nakatitig sa kanila. Walang ideya sina Butchok kung sino ang mga ito. Ngunit batid nilang kakaiba ang lakas na tangan ng mga ito. Parang hindi pa nga nakakaramdam ng pag-alala ang dalawang mga lalaki sa kanilang pagdating na natiling nakatayo lamang ang mga ito at nakangisi pa rin sa kanila. Agad na wika ng isang lalaki na mayroong balbas at mahabang buhok. Magaling. Talagang pinahanga ninyo ako, mga bata. Sa kabila ng aming mga ginagawang mga harang, naramdaman nyo pa rin at natuntun ang aming pinagtataguan ngayon. Pagkatapos, tumitig ito kay Butchok. Kilala kita, bata. Umabot na ang iyong kasikatan sa aming isla. Di ba ikaw ang tinataguri ang musang ng kagubatan? Tinginti musang, ang batang sundalo na pumatay sa mga asuwang sa lugar ng kampo at humuli sa mga malalakas na mga membro ng taddad. Tama ba ako? Huwag kayong mag-alala, mga bata.
hindi na namin itutuloy ang nakatuka namin na misyon na tapusin kayo. Sa tingin ko din, hindi iyon madali at hindi din kayo makakapayag. Kanina, habang papunta kami sa lugar na ito, buo na ang aming pasya na likidahin ang albularyo at ang lahat ng mga pakialamiro sa lugar na ito. Wala kaming pakialam kung may mga bata man. Ngunit nang makita at makikilala kita, nagbago na ang aming pasya. Nirerespeto namin si Nanay Canida at ang kanyang mga apo. Huwag na kayong magtataka kung bakit kilala namin ang lola ninyo. Pakikumusta na lamang sa kanya. Sabihin ninyong nangungumusta ang pamilya ng mga mangangatay na si Maki, ang aking kapatid na si Bartok at ang aking mga anak. Babala mga bata, may mga bagong tauhan si Andong at inutusan na patayin kayo maliban pa sa aming grupo. Kaya mag-iingat kayo. Hanggang sa muli, sana magtagpo pa ang ating mga landas. Matapos na masabi iyon, biglang tumakbo na lamang ang mga ito patawid doon sa may sapa at pagkatapos biglang naglaho na lamang ang mga ito doon sa kanilang paningin. Gulat na gulat sina Butchok. Hindi nila mawari kung bakit sila kilala ng mga iyon. Pamilya ng mga ngatay galing sa isla ng Garuda. Maaaring kakilala ni Nanay Canida ang mga iyon. At dahil sa kanilang pagrespeto doon sa matandang babaylan, binabaliwala ng mga ito ang kanilang misyon na iniutos ni Andong sa kanila. Wika nitong si Butchok kay Nunoy at Buno. Bari, Buno, tara na. Bumalik na tayo doon sa kinaruroonan nila ni Tatay Kaloy. Paghandaan natin ang mga babala ng pamilya ng mga mangangatay na iyon. Habang pabalik ang mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy, wika nitong si Nunoy kay Butchok. Bari, sino kayang mga iyon? Bakit kilala ng dalawang iyon si Nanay Canida? Sagot na lamang nitong si Butchok. Hindi ko rin alam, buddy. Hinala ko. Maaaring kakilala o kaibigan ang mga iyon ni Nanay Canida. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagrespeto sa atin kahit na may misyon silang tapusin tayo. Sagot naman nitong si Buno. Iyon lamang, Kuya Butchok, kung magagawa ba nila ang kanilang misyon laban sa atin. Sa kanilang narinig, napapangiti na lamang ang dalawang magkapatid, pati na itong si Nunoy, napapangiti na rin sa sinasabi nitong si Buno. Kakaiba talaga ang tapang ng batang paslit na ito.